At na tayo mapaprensyon, nandiyan na nga po yung taxi nyo, nakapag na nga po kayo. Aalis nga kami! Ramdin nyo kung maintindihan, ma'am. Ay, kung hindi makaintindihan, aalis ka, ma'am. Nasaan po yung taxi? Nasaan po, ma'am, yung taxi? Umikot lang ako dahil pumarada at sasakay. Eh, ma'am, nga po, kaya nga po, at na tayo mapaprensyon, ma'am. Hindi po akong tapikin, ma'am. Hindi, sige. Alam namin ang trabaho nyo. Opo, ma'am. Nakikiusap ako kasi umikot lang. Yung nga, ma'am, bawal nga po namin kayo pagbigyan. Gawa po nung titikitan din po yung sumukor. Ang masama, nakaparada yan dyan. Nga po, ma'am, nakapag nga po dito. O, siyempre, hinihintay ako. Oo, di ba, ma'am? Kaya nga po, at datay mo pa prensyon. Andito na po yung sasakay nyo. Wala naman violation po, ma'am. Obstruction po. Meron pong violation. Ngayon ba pong gusto nyo pong mas lalo pang maintindihan, ma'am, doon po tayo magpumunta sa opisina namin. Pwede nyo po akong tawagin doon. Wala. Nakikiusap naman ako. Sir, pera po ng trabaho. May dadalawin talaga kami. Nakikiusap naman sa'yo. Ano, gamitin ko na yung ano ko, baka balato mo na kayo nung kayo. Purong pagmamahal. What is up, guys? Pao Pao here, Puro Pagmamahal, mga Puro. Sama na rin PFTTM, Officer Baguio, Officer Magyari, Living Shoutout, Officer Cortez. Puro, dito tayo ngayon sa Benitez Street. Alas 10 ng umaga, mga Puro, may naabutan tayo dito. Parang nag-illegal terminal na sila. Kaya nga, eh. Wag mong itailan, sir, yung kaya kayo pinahinto dahil kakaanan kami. Okay. Sir, kami, unang-una pa lang, ako pa lang nandiyan, sir. Nandito na kayo, nakapark na kayo. Okay. Pero muna ng driver's license natin, sir. Alright, mga Puro, ano? Pagdating natin dito, nakita natin, mga Puro, talaga nakapila sila dyan kompleto. Ayun, dito ang tamang sakayan, may nakalagay. Hindi natin alam kung legal sila na magte-terminal dito sa area na ito. Pero dapat moving po ito. Wala ako dito, boss. Walang dadaan mo kami dito, boss. Tapos, ibig sabihin, meron pa rin kayong mali. Dapat hindi nyo pinapahaba ng ganito to. Labas naman yan, boss. Tinanong tayo lang kami. Hindi naman. Kaya alam ko kasi papasok kayo, boss. Papasok ko. Kaya pinano ko muna ulang. Okay, mga Puro, as per sa team natin, wala silang terminal dito. Hindi sila pwede mag-terminal dito sa area. So, tinitikitan po natin lahat kasi talaga naka-parking sila lahat dito. So makita po natin, ito po ay Mabuhay Lane. Ang titid ng kalsada. Talagang ano lang, dalawang lane lang. So hindi, katulad niya, mga Puro, magka-counterflow na itong isang lane. Kasi nakaharang na sila dito. Kantong-kanto pa man din po. So yan, natitita na lang po lahat. Ganito na po tayo ang jeep. Aircon, ano, parang bus, parang minibus. Galing, hindi pa ako nakasakay dyan. Anyway, mga Puro, ito, meron rin tayo naabutan dito. Mga private vehicles naman. Illegally parked dito pa rin, ano, sa Benitez Street. So, dito meron tayo naabutan na isang van. So, yan, nagpatikit na lang si Bossing kesa maitow. At dito naman sa bandang dulo, ayan o, counterflow na siya. Kasi nga, merong nga obstruction dito. Obstruction dito, naka-parking. I hope na bigets niyo yung point, no, mga Puro, no? Mataba street. Dito mataba, dito payat. Alright, mga Puro, subject pa rin pound. Bukod tangi, dadalawa lang po ito, ano? Bukod tangi ito, saka yung itim ng bandon na nakapag dito sa kalsada. So dito may naabutan pa tayo sa kabilang side naman. Sidewalk tricycle. Ang ganda-ganda ng lugar, oh, mga Puro. Open na open yung mga sidewalk dito sa area kabilaan. Oh, Venus. Dito lang nagkaroon ng problema sa tricycle. So ito, titikita na lang din po ito.
Good morning, Officer Libres. Good morning, sir. Bossing, anong sitwasyon namin dito, Bossing? Sir, violation niya obstruction. Nasa obstruction niya sa daanan na tao po ay sidewalk po na ito. Alright. Pero tagito yan ang violation obstruction po, ha. Confiscated na driver license, tubusin mo sa City Hall Kalayan Gateway. Ang OBR ticket natin ay temporary license. Nang limang araw po, ha. Sir, pwede na dito tubusin niya, sir. Ha? Pwede na po dito. Ay, hindi po yan, sir. Wala po kami receive yan, sir. Mismong opisina po sa Kalayan Gateway po. Gatoon niyo po po ba? Hindi na po. Itikita na lang po ba na po. Obstruction po, sidewalk. Alright, so yan mga puro, ano? Thank you, Officer Libres. Ahoy po mga boss, mga boss and brothers. So obstruction lang naman po yung violation dahil nakaharang dito sa may sidewalk. At hinihingal pa nga si sir. Ito pong ticket, OVR ticket na ibibigay po sa kanila will serve as their temporary driver's license na ino-honor po within Metro Manila. So valid po ito for 5 working days. After that a certain time, magkakaroon na ng penalty 5% per day yung pinakadagdag ng dagdag yan. Sabawag. So, kunyari, napikita na kayo dito, pinakamagandang sabihin lagi, wag na po kayo magpatikit, matuto na kayo. Pero kung kunyari man, napikita kayo dito, nahuli pa rin kayo sa ibang lugar, sa Maynila, or sa Pasig, sa Makati. Ang mangyayari po, ang titikitan is yung ticket. So ang gagawin, yung ticket na binigay sa inyo dito, yun yung kukunin nila para itubusin nyo muna, tapos saka nyo isettle after that. Okay niya, pre. Alright, so yun lang mga puro. At again, lagi paalala, kung may parking naman, magparking ng tama. Kung walang parking, ano kayo ng mga pay parking? Rent? Bumayad kayo sa parking kesa yung wala kayong peace of mind. Tulad yan. Maabutan ng operation, matutulog kayo. Eh si Bossing hinihingal pa, di ba? So yan, maluwag na mga puro. Dalawa lang naman yung naabutan. Natikitan na lang yung isa dito. Matawing yung isa doon. Natikitan lahat ng jeep dito. Paalala, dito sa area na to, yun na may megaphone pa si Bossing, bawal po mag-terminal dun sa kanto. Dito po yan sa Benitez Street. Alright? Thank you so much, guys. At tuloy-tuloy lang tayo clearing operation. FTTM, Officer Bagi, Officer Malari, Officer Cortez, at ating Epe, Sir Dexter Cardenas, under the leadership of our good Mayor, Mayor Joy Belmonte. And big shoutout din sa ating sa mga MMDA seated one, Officer Martin. Let's go, guys! Jillian, shoutout! And Boss Noni Abaracoso. Purong pagmamahal. Ay mga puro, Benitez Street pa rin po. So far, dito sa may bandang taas, may naabutan lang tayo isang motorsiklo at isang van dun sa bandang dulo. At dito naman, so far, malinis naman yung area. Marami-rami pa tayong tow truck. Ang dami pala, hindi marami-rami, marami pa talaga. Mga 2, 4, 6, 8. May 10 pa, nagpa-10 pa yung tow truck sa kasama natin. Alright, let's go, guys. So mga puro, naantay lang natin yung may-ari ng motor na to. Nasa kalye, apart. Kasi isa rin doon, nasa kalye din. Ay, sabi nila tatay, araw-arawin daw, kahit gabi, sabi ni mami. Mukhang talagang sumisikip dito sa area pag walang nadaan na. Ito yung tricycle kanina dun sa may tapat ng barangay. Ay, mga puro, titikita na lang si kuya. Ito naman, pag walang driver na lumabas. Tanawag mo na? Wala ko sa'yo kung kapapasok halos. Moreno, Moreno. ID. Na to. Ito 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 na
June pa to, June 17. Traction di ba pa kayo uwa? Eh, wala pa nga na sir eh. Wala pa akong Alright mga puro, so nakikita na dati si boss yung obstruction din. So ngayon, obstruction yung kaso niya ulit. Hindi pa natubos yung kanyang ano, dito nakikita na yata ni boss. Alright mga puro, galaba ngayong araw na to, ano? At tuloy hey, lang tayo sa kanyang operation. Tama rin natin yung officer Magliari, yung sa mga team leader natin. Alright, let's go guys. Mga puro, may sitwasyon tayo dito. Mayor Diaz Street mga puro. Yung taxi ko ito, may pagtago ko sa tanong na truck. Tanong ano yung Sir, pakinig ka. At that time mo pa pre-empre. Balik ka nga ng towing dito. Towing niya sir, sa harapan. Nag-aalat eh, pinipilit niya na aalis na sila. Aalis na kami. Eh, at that time mapaprensyo sir, nakapag na yung taxi niya dito. Eh, wala pa. Nakahasal na ako. Palabas na yung asawa ko. Nabutan mo lang ako. Kaya nga sir, ayun nga yung sinasabi ko. At that time mapaprensyo sir, nabutan na po namin yung inyong sasakyan na nakapag po dito. Hindi, nakahasal na ako. Yun nga sir. Oh, ano bang tawag niyo diyan, sir? Nakikiusap naman kami, oh. Sir. Nakikiusap naman ako sa'yo. Oh, alis ayan na kami. Lang naman ang bahay namin. Obstruction nga kayo, sir. Eh. Sige. Oh, tinikita niyo isa, sir. Pag di namin kayo tinikita, magre-reklamo yan. Kanina pa yun, eh. Kanina pa, nakaparada ako. Hindi ako maintindihan, sir, eh. Kahit itanong dyan, may kutin ako. Hindi ako maintindihan. Pagdating namin dito sir, yung inyong pong taxi sir, andito na po ha. Pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako. Umikot lang siya kasi paalis na kami. Paalis na kami. Yun dumating yung mga yun, paalis na kami. Paalis na kami. Yun yung mga truck niyo, no. Ganito, ako naman po pakinggan niyo. Ma'am, nung pagdating po namin dito, ma'am, nakahinto po yung taxi niya dito. Hinihintay nga ako. Ngayon, ma'am, no? Nung hinarang po, ma'am, tsaka na po siya. Hindi siya. Yun nga po, sir, naka-obstruct pa rin po kayo. Bigla kang dumating, bigla kang dumating. Dami niyo na po. Kuya, bigla kang dumating. Opo, ma'am. Hindi, sir, ayan ang mga kapit. Okay, sir, pag yung tinikita, magre-reklamo niya, tapos kayo hindi kayo titikitan. Oh, ano nakita mo, pre? Yan, kanina pa yan. Ano nakita mo? Oh, hindi mo? Hindi, palabas na nga atin. Oh, yun lang nga. Sir, at that time mo pa-prehensyon, nandiyan na nga po yung taxi nyo, nakapag na nga po kayo. Aalis nga kami. Hindi nyo kung maintindihan, ma'am. Ay, ikaw hindi makaintindi. Aalis ka, ma'am. Nasaan po yung taxi? Nasaan po, ma'am, yung taxi? Umikot lang ako dahil pumarada at sasakyan nyo. Nga po, kaya nga po, at that time mo pa-prehensyon, ma'am. Hindi po akong tapikin, ma'am. Alam namin ang trabaho niyo. Opo, ma'am. Nakikiusap ako kasi umikot lang. Yung ma'am, bawal nga po namin kayo pagbigyan. Gawa po nung titikitan din po yung sumukol. Ang masama, nakaparada yan dyan. Yung ma'am, nakapag nga po dito. O, siyempre, hinihintay ako. Oo, di ba, ma'am? Kaya nga po, at datay mo pa prehensyon. Andito na po yung sasakyan nyo. Wala naman pa violation po, ma'am. Obstruction po. Meron pong violation. Ngayon ba pong gusto niyo pong mas lalo pang maintindihan, ma'am, doon po tayo magpumunta sa opisina namin. Pwede niyo po akong tawagin doon. Wala, sir. Nakikiusap naman kami, sir. Sir, pera po ng trial. May dadalawin talaga kami. Nakikiusap naman sa'yo. Ano, hindi sana. Gamitin ko na yung ano ko, ha. Baka balato mo na kayo nung kayo babuti niyo. Mabarapit yung balato mo na doon. Sir. Para po ba ng driver's license, sir? Sabi niya makiusap lang daw ako, sabi lang kasama mo. Oo. Sabi lang makiusap lang. Makiusap lang kami sa iyo eh. Alam naman niya. Makikiusap ka. Oo. Titikita niya. Oo, 9-5. Yun kasi tinikita niya dahil wala yung driver. Wala yung driver ako andito nakakita niya. Siya na andito. Sir, ulitin ko po ulit ha. Ulitin ko. At that time, sir, apprehension. Andito na po yung sasakyan nyo. Ha? Ayun. At hinihintay niya ako. Ayun nga yung imposer sa akin, na imposer ng towing. Sabi niya. Sir, at the time mo pa po sir, nandiyan na nga po yung taxi nyo, kayong dalawa. Naantay ko lang yung asawa. Alam nyo, hindi kayo mapakiusapan. Naantay ko lang yung asawa ko, sabi niya. Ma'am, sumusunod lang po kami. Kasi ma'am, ito, complain area po ito. Hindi, mali yun, mali. Andito ang driver.
Mali, ma'am, mali, yun nga po, mali. Pag nandito po yung driver, ma'am, ipipikitan po. Naiintindihan mo, iniantay nga po. Inaantay nga ako, inaantay ko nga po siya. Ma'am, wala po, hindi po tayo pwede mag-discussion nandito. Kung may reklamo po kayo sa akin, ma'am, mali. Doon po tayo sa opisina. Hindi na, Brad, ito lang, nakikulog naman ako sa'yo. Nakikiusap naman sa inyo. Pabidyo mo na lang, pabidyo mo. Ba't may totoobing, may driver? Nakikiusap. Sir, ayaw mo kayo bigay yung driver's license mo, yan ang gagawin natin. Ay, kasamaan mo, nakita naman niya ako, dito ako, nakaupo ako rito. Kaya nga eh, nasawa ko. Kaya nga, dumating ako, sir, inarang ko na kayo. Diba? Kasi hinarang mo agad. Hinarang mo agad, paano ako makakaalis? Yun na nga eh, nung nakita mo kami, sir, kaka ka lang aalis. Kaya nga, at that time mo patrensyon. Ma'am, pasensya na kayo, trabaho lang po, ha? Sumusunod lang din po kami, ma'am. Sumusunod din kami. Ma'am, Paano kayo magsusunod? Eh, may violation nga po kayo. Alam nga namin ang trabaho niyo. Oh, alam niyo naman po pala mami. Salamat po dahil alam niyo po. Nag-backing lang naman ako. Kahit yung tanong, nag-backing lang ako. Ayan ang sinasabi ng mga kapitbahay namin. Kapitbahay, nag-umikot lang ako. Inikutan ko lang yung asawa ko. At siya, dumating yung mga tawin. Dahil natay ko siya. Problema ko na sitwasyon natin dito is obviously, galing naman mismo ka na sir, inaantay nga si madam, so ibig sabihin nakapark na siya dito dahil makahazard siya. So ngayon, mayroon kasi natikitan doon na motorcyclo rin si Posse. So dito, may natikitan din. Sa harap, may natikitan din. So ngayon mga puro, kailangan po sila matikitan dahil po sabi na natin na ikiusap. Apprehending officer's discretion na po yun kung pagbibigyan, i-consider or anong whatever na consideration na pwede ibigay. Kaya lang, sana po maintindihan nyo na pwede po silang ireklamo pagka nagreklamo yung isang motorista na natikitan. Pag sinabi na ba't yung isa na yun hindi natikitan, so pwede po silang technical na selective apprehend, parang ano, operation. So ito, natikita na lang din po. Ito, tikita na lang din. So far dito sa area, wala naman tayo na hapak. At natikita na lahat. So yun lang po ano. At pagka po kayo nakahazard, mabuhay lane, no waiting po yan. No waiting, no stopping, no parking. Ito, natikita na lang din. Yung nakahazard po, opo, saglit lang yan. Kaya lang, no parking po. Kapag na-chepoan po kayo na operation, parking pa rin po yun. Parang waiting is parking pa rin, considered as parking pa rin. So maganda gawin lang po is i-text na lang kung nandyan na nag-aantay, pipick upin. Pagdaan, pick up, alis. Hanggat wala pa yung pipick upin, ikot muna. Ganun po talaga ang sistema. Lalo mabuhay din po. Alright, kasama natin, Officer Baguio, Officer Malyari, Bibi Sarat, Officer Cortez. I hope na-explain ko po na maayos, ano? At, ayun nga, nakikiusap si na mami, and mas malamang po, matikita na lang po sila. Alright, kaya iniwan po natin, baka sabihin nyo naman, ba't iniwan, ganyan. Iniwan po natin kasi may iwan po ako ng sasakyan. Wala akong sasakyan. Alright, Sarat, boss, ingat po. Alright, so yan mga puro, natikita na lahat. At yun na lang taxi yung last. At talaga mai-implement po natin yung ano nila. Masaserve natin yung violation. Matitikitan or else kung ayaw talaga, kumbaga refusing, itutaw po natin yung kalasakyan. Alright, let's go guys. Purong pag-umaga. Tulong natin si Telesin Philippines mga puro. Dito tayo ngayon sa SM Annex 3rd level. Pasalan nyo sila. Talaga namang pinagkakatiwalaan natin. When it comes to vlogging accessories, nabili tayo ng battery para sa GoPro natin. At Telesin Philippines, thank you so much. Grabe yung quality at the same time, yung value. Abot kaya. So, big shoutout kay Boss Harold. Thank you so much, bossing. God bless po. Punta na kayo dito guys. 3rd level, SM North EDSA Annex. Nandito lang sila sa gitna. Yes, puro pagkawahan. Grabe guys, actually mas matagal pa tong ano, yung buhay nito kaysa dun sa original battery ko na GoPro. Kaya quality talaga pag Telesin. Ayan, so wag na kayo magganap ng iba. Meron rin silang ano, Shopee and Lazada store. Telesin PH, Telesin Philippines guys. Ayan.
maraming salamat sa iyo. Wala ah, walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala ah, walang papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.